Nasa kote sa mga kahiwalay na operasyon sa Metro Manila at Rizal ang anim na suspect na illegal umanong nagbebenta ng iba't ibang uri ng endangered na ibon. Babala ng pulisya hindi lang sa kalikasan ng epekto niyan dahil banta rin ito sa kalusugan ng tao. Nakatutok si Emil Sumangi. Tatlo pala to, sir. Tatlong tao. Sakay ng pedicab ang tatlong suspect na ito nang makipagkita sa undercover police officer sa Tondo, Maynila para magbenta ng Indian ringneck parrot. Nang maisara ang transaksyon, nilalagay na ata, sir. Isinakay na ang kulungan sa pickup at nang magabot na ng bayad, inaresto na ang isa. Uy, tatakbo ah. Habang ang dalawa nakatakbot na katakas. Sa hiwalay na operasyon, nadakip naman sa parking lot ng isang commercial complex sa Paranaque ang seller umano ng mga mina na nakatransaksyon ng pulisya online. Yung sunod-sunod na operasyon namin during this fourth quarter ng taon na ito, marami po talaga tayong nahuli na mga wildlife trafficker. Kaya ingat na po sila, tagong-tago. Ang style nila ngayon talaga, sir, hindi na nila nilalabas basta-basta yung kanilang mga illegal na binibenta. Sa Angono, Rizal naman, nagpanggap na rider ang pulis na nagpakilalang pipick up ng ibinebentang umbrella cockatoo ng suspect. Sa Caloocan City, nagbebenta ng scoop owl ang inoperate ng mga pulis. Habang hanging parrot at mina naman ang nailigtas sa operasyon sa Malabon at Intramuros sa Maynila. Ang mga endangered at threatened na wildlife, hindi po talaga pwedeng alagaan, ibenta. May mga wildlife po na kailangan may kaukulang permit. Pero po, bago po sila magbenta, kailangan pa po nilang kumuha ng permit. Yung wildlife nga po natin is can be and would be carriers of the COVID-19. At alam naman po natin na yung COVID-19 is very deadly disease. Kaya sana po may pagtulungan po kayo sa PNP Maritime Group. Tumanggi ang mga suspect na magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.